March 10, 2022, nandito po tayo sa Makalelon, Quezon Province. Ayan, so nandito po ako malapit sa ilog ng Makalelon. Yung mga kasamang referee, luluto sila. Medyo malakas po ang alon, kakadaan lang ng bangka. Okay, so thank you so much po sa mga nag-subscribe doon sa ating mga in-upload from Makiling, serving the boys of the Philippines. Tayo naman po ngayon ay magsiserve sa mga referees dito sa probinsya ng Quezon. Ayan. So we hope and pray na makapag-share kami ng knowledge and skills sa mga referees dito, yung mga ating mga local referees, kasi nga medyo okay na po ang ating panahon, pwede na mag-start ang basketball. So I hope na matuto po sila sa mga ibabahagi naming knowledge about basketball officiating. So this is Scouter Jeff Lunar saying goodbye and God bless. Here comes to going to Gumaca Convention with Sir Pano ng tabing daka. Oo, hindi. Aka video lang ako. Meron ako YouTube account eh. Nagda-vlog ako. Ang alam, pupunta akong lugar. Ayan po si Vice, Vice President ng Gumaca Referee. Hello, good morning. Andito po ako ngayon sa Gumaca Quezon. Third day ng aming training program para sa mga referee, Gumaca Referee Association. Andito po ako sa hotel. Gising lang po. Ayan. At nandito sa loob ng aking mga ka-roommate, ang iba, one of the best referee legendary, yan, Sir Boy Garferio. Morning, sir. Siyempre, ang aking pare, classmate ko sa D-League, and former PBA referee number 43. Tulog-tulugan. What's up, what's up? Masarap kasi ang Jenny Beam kagabi. Ang yun po ang aming vitamins kagabi, Jenny Beam. Nakalive ka ba? Hindi. Ano lang, vlog. Video. Ayan. So, dito po kami ngayon sa hotel. Medyo tour tayo. Hello mga katropa. So, nandito na kami sa Gumaca Beach. Kasama ko si Bernie, taga Makalelon. Isa sa mga naturuan ni Sir Boy Garferio. At napakabangit na tao na ito. Gusto ko lang mas malaman kung ano ba ang epekto ng officiating sa buhay niya. Sir Bernie. Napakalaki pong epekto ng officiating sa akin, kung alam nyo po kung bakit. Kasi po, nung galing po ako sa Manila, tinuruan po ako ni Sir Boy, ito, si Sir Jeff, si Sir Dodong. Pag wala si Sir Boy sa aming workout or sa games, sila po nagtuturo sa akin, yung dalawa ni Sir Jeff, Sir Dodong, yun po ang nag-ano sa akin. Tapos nung nakarating ka sa Manila, ano na nangyari pagbalik mo sa Quezon? Napakalaki pong improvement sa aking sarili sa pag-officiate. Dati ba, nisip mo ba ngayong referee ka na iba ka nung dati ka? Malaki pong pagkakaiba kasi marami na pong kumukontak sa akin, marami na po akong magpapapunta sa ibang bayan para mag-officiate ng bilang isang referee ng basketball. Okay. So, mga tropa, nakita nyo po yung epekto ng officiating. Ang officiating ay hindi isang trabaho na a-applyan mo. Ito ay nasa sarili mo kung gusto mo matuto. So ginagamit lang kami ni Sir Boy Garferio, Sir Dudz at saka ako para ibahagi yung knowledge ng officiating. Kaya nagpapasalamat kami pag may mga ganitong tao kami na natuturuan at nababago ang kanyang buhay. Ngunit masaya po kami dahil minsan may mga tinuturuan po kami na iba, nag-iiba sila, pero hindi po namin pinagsisisihan yon. Ang importante na ibahagi namin. Kaya Sir Bernie, balang araw, meron nga rin tuturuan na referee. Good luck po sa mga game ninyo dito sa Quezon. Thank you. Welcome, sir. Yan, hello, good morning. Good morning. Andito kami ngayon sa view ng Gumaca Quezon. Ayun, no? Tabing dagat. Yan. With Sir Boy Efren Boy Garferio. Yan. Sir, ano masasabi mo sa mga referees ng Gumaca na umatin ng ating training? Ano sila? Very sincere sa mga ginagawa nila dahil
gusto nilang matuto. Salamat sila sa atin dahil nabigyan natin sila ng pagkakataong ma-share yung galing Maynila ng mga referees. Kaya masaya kami dahil naisama mo kami dito, nakapag-share din kami bilang yung mga product, mga referee. Ano masasabi mo dun sa mga future referee na gusto pang ipagpatuloy yung kanilang career as a referee? Well, marami. Sana magkita-kita tayo kasi maraming potential referee na hindi nabibigyan ng break. Sana kung makita nyo ako, huwag kayo mahiyang ma-approach dahil approach ako. Suplado lang ako pero approach ako. Yun! So, hindi lang po dito sa Gumaca Quezon, mga katropa. Kung gusto nyo pupuntahan namin kayo dyan sa lugar ninyo, huwag po kayong magkatabili. Mag-message lang po kayo, mag-comment lang kayo at kukontakin po namin kayo. Very available ang aming Sir Boy Efren Garferio, number 51 ng PBA. Maraming salamat, Sir Boy. March 14, 2021, dito po pa rin sa Gumaca, nasa release ng trend 2022, correction, pasensya ka na, mali ako, pinapatawad na kita kung nagkakamali ako, Bernie. Nandito po kami ngayon sa beach sama si Sir Boy Garpe. Ako po na po tayo ngayon dito sa convention. Nakapag-shower na po tayo, mga tropa. Sugod na tayo dito sa dagat. After 10,000 years, makakapag-swimming na ulit sa dagat, mga kaibigan. Yung mga kasama kong referee, nagtatampisaw na po. Woo! Larpam Jeets, dito po sa Gumaca Quezon, Villabota, Barangay. Ayan, may isda dyan, may isda. Uwi na tayo, nakaligo na ako nung. Nakaligo na ako sa banyo. Parang may sunburn ka na agad ah. Entrance ka pa. Last day na, may pare dito. Thank you Lord, natapos ng baga. Ano masasabi mo, pare? Uwi na tayo. God is good all the time. Madaming natuto. Marami. Marami, puro puno. Abangan nyo yung part 2 ni Dudz Lasaga sa Gumaca. Mga katropa, magbalik kami rito. Maraming salamat po sa pusit ng aming last meal para dito sa Gumaca. Thank you, GBRA's. Ako po na po tayo ngayon dito sa convention. Kapit sa akin si Vice. Saka si Referee Dudz. Ngayon, mga kasama namin referee dito, Sir Efren Boy Garferio, puno-puno po ang Gumaca Referee Association. Laban ng Kalawag at saka ng Lopez. Sabi.